papaputok nitong si Teniente Luna? Tulog po kami, sir, lahat ng 1. Tapos, okay, bigla na lang pong may nagbaril sa barracks namin. Nirat-rat po yung barracks namin. Tapos, ano, yun po. Ano pong trabaho nyo, sir? Construction boy lang po, sir. Sir, wag niyo pong nilalang ang construction. All right. Niratrat po yung mga bala, mga yung barracks nyo? Opo. Wala naman po kaming kasalanan, tulog po kami lahat. All right. Anong baril lang ginamit, mahaba o yung maiksi? Tulog nga po kami, sir, lahat eh. Hindi po namin makita kung anong binaril sa amin. So narinig niyo na lang po at nagising kayo at naramdaman niyo yung tama ng bala sa mga dingding? Opo, may tinamaan po sa kasama ko, sir, sa tulugan. Who? May tinamaan? Yung tatay ko po sa yung tatay ko po saka yung si Jojo. Okay. Bakit niya po nagawa yun at paano niyo po nalaman na siya yun, si Teniente Luna? Siya po kasi pilit niya po pa kaming pinapasok dun sa barracks eh. Ah, matapos magpaputok, pumasok siya. Opo, kasi pilit po kaming inaano eh, pilit kaming papatayin. Ano raw pong problema niya, sir? Wala naman po, sir, bago lang po kami, 1 week pa lang po kami dito sa site. Hindi, pero siya po, sir, anong problema? Meron ba siyang sinasabi, dahilan, kung bakit niya nagawa yon habang siya'y pumasok sa inyong barracks? Wala naman po, sir. Ano po yung sabi niya? Pagdating niya po doon sa loob ng barracks niyo matapos po magpaputok, ano po yung mga pinagsasabi niya? Sabi niya, putang ina niyo, babalikan kayo namin. Papatayin ko kayo. May video po, sir, nandyan po, pinasa ko. May video? Okay, nako. Yari na to. Okay. Sir, Yes, sir. Yung problema nga po, sir, yung dalawa, napilitang pumirma sa ospital pa mismo. Okay. Etong kita, siya yung nakadilang pumasok. Sino po nagbibideo nito? Buti na kunin silang video. CCTV ho ba ito? Yung kapitbahay po, sir, kasi tinanggan din yan pong ano yun eh. Babalikan din daw po yung kapitbahay na tumulong sa amin. Okay. Pero wala po kayong alam na nagawa wala laban sa kanya? Hindi nyo siya nakaaway? Wala lang po kami dito. Okay, meron siyang dalawang kasamang alalay. May mga pulis din, sir, na nag-rospin di sa amin. Kailan po nangyari ito, sir? July 11 po, 1 AM. Anong nangyari, sir, nung pag-responde ng mga pulis? May dumating po ng mga pulis? Opo. Anong ginawa po ng mga pulis na dumating? Wala po, tinulungan kami. Ang problema nga po, sir, hindi man lang po pinusasan yung lasing na pulis, pilit pang inaagaw yung baril sa mga pulis na nag-responde. Mamarilin pa kami. Teka muna, nandoon siya at that time nung mag-responde yung mga pulis? Opo. So hindi niya ginalang yung mga nag-responding pulis bagkus agawin pa niya yung mga baril ng mga nag-responding pulis? Opo. Anong ginawa nito mga nag-responding pulis? Wala lang? Wala lang po. Dinala lang po yung... Kasi nga naman opisyal siya, tiniente, baka yung mga nag-responde, mga corporal lang. Oo nga po. Parang kasilala nga po nung mga nag-responde. Sandali naman po, Police Lieutenant Colonel Erwin Fabroques, Commander Public Safety Company, Olongapo City. Ito yung opisyal ni Teniente Luna. Colonel Fabroques, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Idol. Sir, alam niyo na po ba itong pagwawala ni Teniente Luna? As for the incident po, sir, narespondehan naman po ng mga pulis yan. Salamat nga po, sir. Totoo nga po. Yan po yung sinasabi ng mga complainant. Dala po sila, dinala po, po yun sa impasyon. So, ang humawak po niyan is yung Station 6 under Captain Sapra. Okay. Tapos po, doon po na-detain po siya doon ng ilang araw yun. Okay, sir, pumuputok-putok po, sir. Pwede po, sir, baka yung complaint natin. Mr. Melbert, pakitanggal po yung ano nyo, headset. Huwag nyo lang kayo mag-headset kasi nag-iingay. Okay, alisin nyo po yung headset. Alright. Sorry po, Colonel. Sige po, pakituloy, Colonel. I'm sorry, Colonel.
So tinawag po sa akin niya ni Captain Sapra na Apo. Naka-detain na si Lieutenant Luna doon sa station nila. Apo. So I told Captain Sapra na i-detain doon tapos disarmahan. So as of now, yung baril niya is under custody na ng crime lab. Okay. Tapos may present sa akin si Captain Sapra na nag-amicable settlement taraw between doon sa mga tinamaan niya ng baril. Amicable settlement, ibig sabihin, bayaran na lang. Opo, nagkasundo na po sila. Hawak ko po ngayon nga yung case folder niya. Kasi naka-ano po siya ngayon dito, naka-restricted custody sa akin dito sa Camp Cabal. Okay. For proceedings naman po, dun sa administrative niya. Okay. Sir, matanong ko lang, bago kausapin muli si Sir Melbert et al. Ano daw problema nitong si Tiniente? Bakit niya po nagawa yun, sir? Nung pan-conduct ng investigation, yung sinasabi niya is may nagpumilit pumasok doon sa bahay niya. So, lumalabas na case ng robbery. And then, yung pinaputokan niya raw yung mga magnanak, then incidentally may tinamaan. Based doon sa investigation report na isinubmit sa akin na kinuha ko galing doon sa station. Okay, kayo sir bilang isang kernel, naniniwala po kayo doon sa kanyang sinabi? Sa based doon sa facts, may possibility yung sinasabi niya. Na, kasi magkatabi lang yan, yung bahay niya, saka yung sinasabi na pinagtutulugan ng mga complainant. Sandali sir, take two sir, take two. Mm. Kayo po bilang isa pong official, Lieutenant Colonel, mataas po ang rango niyo na, no? Yes, isang laktaw na lang, Brigadier General na po kayo. Naniniwala po kayo dun sa sinabi niya, or i-rephrase ko, tama po yung ginawa niya na meron siyang naramdaman na minagnakaw sa bahay niya, kaya yung pinagbintangan niyang pinagtakbuhan ng lugar nung magnanakaw, halimbawa, ratatin niya ng baril, tama ba yon? Sa ano lang, based on sa police proceedings, mali. Kasi nga, excessive use of force yun. Kaya ngayon, magkakandak tayo ng administrative investigation. Kasi yung sa criminal, is nagkaroon na sila ng amicable settlement. Pero doon sa administrative... Sorry, Sarah. Sorry, Colonel. I'm not... hindi sa tinuturuan kita, Colonel. Wrong use of word, excessive force. There's no such thing as excessive force. In the first place, wala naman siyang ginawang pakikipag-away dito sa tao ang nangharapan para matawag excessive force. I think grave misconduct po ito at indiscriminate firing. Yes, sir, yes, sir. Okay, excessive force kasi sir, kung meron siyang nahuling na magnanakaw at binugbog niya at pinaputokan niya, yun po siguro. Ito po sir, I would say frustrated murder or frustrated homicide ang pasok dito. Yun naman po ang nakapile sa kanya. Kasi yung sinasabi ko po na excessive use of force is based doon sa statement niya na sinasabi niya sa akin na may nagnakaw daw. Sabi ko kasi, hindi naman necessary paputukan mo yon. Exactly. Pag may nagnakaw, then tumawag siya, he knows better. Mm-hmm. Tumawag siya sa pinakamalapit na presinto, then yung presinto ang magbibimbestiga. Yes, sir, yes, sir. Hindi siya na nakainom at that time. Patatawag mo si Atty. Garrett, Odette, kukonsulta lang tayo sa isang abogado para malaman natin kung anong pwede maikaso dito sa ginawa nitong si Tiniente Luna. Sandali lang po, Colonel Sarah. Mr. Yes, Melbert. Sir. Mr. Melbert? Sir Melbert. Okay, nakipag-areglo na raw kayo? Yung dalawa po, sir, nakipag-areglo sa ospital. Kaming tatlo po, ay apat po, hindi. Okay. So, iniintay niyo lang po makipag-areglo sa inyo? Sir, yung may tinamaan. Okay. Pero kayo ba ay kaya tumawag sa amin dahil gusto niyo rin makipag-areglo? Ayaw po, sir. Very good. So, 'yan ang gusto ko para malaman ko nang sasayang yung pulis, sir, eh. Para so, malaman ko nagsasayang ko ng oras o hindi. Ano po? Abusado po yung police sir, wala naman kaming kasalanan, bigla na lang kami niratrat sa barracks. Okay. At General Rodel Sermonia, Regional Director, Region 3. Sermonia, sir, magandang hapon, long time no hear, General. Yes sir, magandang tanghali po. Kumusta po kayo, Kuya Rafi?
Congratulations po, General. RD ka na pala dyan sa Region 3. Well-deserved position, opo. General. Opo, salamat. General, meron kasi dito insidente at cotton action or cotton video na namaril po itong isang tinyente sa bahay ng mga construction worker na wala naman siyang ebidensya na talagang ito yung mga nagnakaw basta't indiscriminate firing ang ginawa niya. So ano, yes, pong pwedeng maging action po ng inyong tanggapan, General Sarmonia? Sir, okay sir, ganito po, Idol Rafi, ano? Kung sino po yung tenyente na binabanggit sa... Tenyente Luna po, sir. Lieutenant, okay. Ronnie Luna ng Public Safety Company Olonga po. Paimbisigan po natin yan. Kung may kasalanan po yung si Lieutenant Luna, no, eh harapin niya po both criminal and administrative. Nabanggit po kanina during the interview ng nagreklamo na nagkaroon ng operation, sabi nila. Pero magkagalo pa man, kung may operation man, dapat talaga naging mahingat din ang ating kapulisan. Sir, sir, sorry sir, sir. Wala pong operation, General. Wala po. Walang operation. Ang nangyari, duda lang itong si tenyente na may nagnakaw sa bahay niya at yung pinaghinalaan niya na lugar na kung saan tumago yung magnanakaw, pinagbabaril niya. Ay, tama-tama po. Maganda po yung facts na kayo, no? At titignan po natin kung ano ang magiging defense ni Lieutenant Luna. Magkagalo pa man ay pinagbabawal po natin sa ating mga kapulisan na mag-discriminate firing po kung hindi naman po kinakailangan. Okay. So, kung siya po ay nagkasala, aharap po siya ng administrative at criminal case. Okay. So, General, yung sa amin lamang para sana hindi magkaroon ng whitewash, pakitutukan na lang po, sir, yung kaso. Sigurado po yun, Idol Rafi. Sigurado pong wala pong whitewash dahil part po yan ng ating intensified internal cleansing program dahil ang instruction po ng ating CPMP at ng kapulisan dito sa Central Luzon ay kailangan maging maayos, disiplinado ang ating mga kasamahan. So kung may kasalanan po sila, dapat harapin po nila. At okay, makakaasa po kayo na wala pong magiging whitewash na mangyayari. Ayun, sobrang thank you, General Sermonia. Sir, thank you po. God bless po. Okay. Thank you po. Okay, tatanong naman tayo kay Atty. Garrett Tungol kung anong pwedeng maikaso. Ah, yan pala si Tenyente Luna muna. Hold muna si Atty. Garrett. Tenyente Luna, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir, okay, kitang-kita po sa video na kayo po matapos mamaril, pinasok niyo po yung bahay na barracks ng mga construction worker. Ano pong nangyari, Tenyente? Bali, ano po nang sir, ongoing na rin po yung administrative cases, sir. Ay, administrative investigation, sir. Opo. Kaya po talaga naka, ano po dito, restricted na po ako dito sa campus, sir. Opo, sir. Opo. Bali, yun po, sir, ongoing na po yung admin investigation po para sa akin, sir. Ako po, naghihintay lang din po sa kung ano po magiging decision nila doon sa nangyari, sir. Opo. Pero, Tenyente, para naman mabigyan ka rin pagkakataon, masabi yung side mo. So, meron pong nagnakaw sa bahay nyo. Yun pong sinabi mong report sa inyong superior officer. Tapos, anong po nangyari? Nung nakita nyo pong yung naramdaman nyo o inakala nyo may nagnakaw sa bahay nyo, ano pong sumunod na ginawa nyo, Tenyente, sir? Sir, ang itasagot nyo na lang po sa ngayon, sir. Although, yung dalawang tao na natamaan, sir, eh, nagkaroon na po kami ng ano, sir, yung amicable settlement. Eh, nakapirma na rin po sila ng affidavit sa concert seeking nila, sir. Ah, ngayon okay. Po, opo. Ngayon po, sir, andito po ako sa campo nga, sir, naka-restrict po ako dito. Naghihintay po ako ng resulta doon sa administrative investigation. Sa administrative investigation sa akin, sir. Okay. So, in short, sir, hindi na kita pipilitin. Ayaw mo na magbigay ng comment basta't nakipag-areglo na sa'yo yung dalawang tinamaan at ang hindi pa nakipag-areglo yung iba pa. Apo, sir. Bali, ako po, sir. Pagpasensya na siya, din lang po tayo may bigay sa ngayon, sir. Ako rin po ay naghihintay ng decision nila, sir. Opo, sir, Tenyente, gusto ko lang maging clear kayo dito, kami rin, na pagdating po sa arregluan, wala kaming pakialam. Never, never po kami makikialam pagdating sa arregluan. Nasa mga complainant yan. Sige po, Tenyente, kung ayaw mo magsalita, hindi namin kayo pipilitin. Isa na lang po, ilan pong nainom yung alak at that time? Ilang boteng beer, Tenyente? Ay, naku sir, di po ko, sir, di po ako nakainom that time, sir. Hindi ka nakainom noon? Opo, hindi po. Okay, sige po. Salamat po, Tenyente Luna. Maraming salamat din po, sir. Okay. Attorney Garrett Tungol, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Anong pwede maikaso sa isang pulis na
inakala daw niya, ito yung depensa niya, ito yung sinabi niya sa investigador, sa mga investigador. Inakala niya may nagnakaw sa bahay niya. So ngayon, yung pinagsuspetsahan niyang lugar na kung saan pinuntahan nung mga magnanakaw, pinagbabaril niya. Mm-hmm. Pagkatapos niya pagbabarilin, may tinamaan na dalawa, pumunta pa siya doon, pinormahan niya, nagsatsat siya. Anong pwede maikaso? Okay, sir. Po dito, crimes. Ang unang crime dito is dun sa perpetrated murder. Dun po sa mga... Okay, pakitawag ulit si Attorney Garrett, Odette. Maganda ito, maganda siyang sabi ni Attorney Garrett. Okay, Attorney Garrett, medyo pangit yung reception. Ayan, paki... Alright, clear na ba? Attorney Garrett? Alright. Colonel Fabroques, Colonel. Okay, binabana ni Colonel. Colonel Erwin? Okay lang. Binabana ni... Colonel? Okay. Ang importante, si General Sermonia, nako, delikado ka talaga ngayon, tiniente. Swak na swak ka rito, kahon na kahon ka. Ang nangako na hindi magkakaroon ng whitewash, tuloy-tuloy itong kaso. At may kalalagyan nga itong si tiniente. At sa nakikita ko naman, base sa kanyang mga pananalita, mukhang sumurender na siya. Alam na niya yung kahinat na niya, kaya areglo na lang ang pinakadepensa niya rito. Para hindi siya makulong is aregluhin yung mga nagrabyado niya rito. Attorney Garrett. Attorney Garrett? Oh, yes, sir. Yes, sir. All right. So, anong pwede may kaso doon sa pulis? Okay, meron po tayo dito unang-una, frustrated murder po para po doon sa mga taong doon sa kanyang pagkatapos magpaulan ng bala. Mm-hmm. Tapos, pangalawa po, meron po tayong attempted murder naman para sa mga taong hindi niya tinamaan. Dahil kitang kita po natin ng kanyang intent to kill. Ayun. Okay. Yes, sir, doon sa tinamaan, wala na. Naareglo na eh. So, dito na sa hindi tinamaan, frustrated murder. Yes. Attempted murder po. Sorry. Frustrated murder doon sa tinamaan, sa mga hindi tinamaan, yes, attempted murder. Yes, sir. Tama po. Tapos, yung pinasok niya po sila, meron pa po siyang kaso ng grave threat, sir. Oh. Naku, patong-pato nga. Yes, sir. Kaya ang sinabi niya po, babalikan ko kayo. Which makes it clear na ang intention niya talaga is tapusin ang buhay. Oo nga, kasi yes, sinabi niya, sir, babalikan ko kayo. Oo nga pala, no? Kumbaga, hindi ko kayo tinamaan, hindi ko kayo namatay. Tatapusin ko kayo. Tatapusin ko kayo. Inumpisahan ko, yes, tatapusin ko. Parang pelikula, no? Ayun, okay. Anong pinagkaiba sa frustrated at saka sa attempted murder? Okay, sir. Sa frustrated murder, nakumpleto po lahat ng act. Which means, tinamaan po ang gusto mong biktima. Doon po sa attempted, pinaputok mo po sa direksyon ng inyong gustong patayin, ngunit hindi po tumama. So yung isa frustrated, tumama pero... Nabuhay. Yes, sir. Attempted, pinaputokan mo, hindi tinamaan. Yes, sir. Pinaputokan mo, na inasinta mo, and mali daw yung intent to kill, tapos hindi po tumama yung bala, which happened in this case. Okay, sa parusa naman, mas mabigat, I would assume, itong... Frustrated. Yes, sir. Of course, mas mabigat po. But not by much naman. Isang degree lang po ang pinagkalayo ng penalty ng frustrated pati attempted. Okay. How about frustrated homicide against attempted murder? Lagi pong mas mabigat ang murder, Sir Rafi, dahil meron po tayo dyan, tinatawag natin, reclusion perpetua or life imprisonment po ang penalty natin. Halimbawa, dito sa hindi pa na-areglo, attempted murder, ilang taon to? Yes, sir. Sa attempted murder, sir, ang madalas na nagiging parusa is no less than 10 years, sir. No less than 10 years. Yes, tapos sir. Pataas. Okay. Attorney Garrett? Yes, sir. Sir, baka tomorrow, 13 million na. Mga netizen, nagpaparinig na. Nagpa-practice na yung sayaw, sir. Okay na. Hindi, kasi nangako siya. Sabi niya, pag 13 million, sasayaw siya. Kaya mga netizen, nagpaparinig-rinig na, 12.9. Baka bukas, 13 million na yan. Okay. Hindi natin naatrasan yan, sir. Ayan, matapang talaga ito si Attorney Garrett. Yan talaga. Diba? Yan si Attorney Garrett. Thank you, Attorney Garrett. Oh, excited na rin sila makita yung sayaw. Yes, okay, para sa netizen. Thank you. Okay. Yes. Sir Melbert. Oh, sir. Tuloy ang kaso? Tuloy po, sir. Sure.
Abusado po sir eh. Wala akong kalam-alam. Bigla na lang kami sinagarat-rat. Okay. Eh sana nga po. Pero kung kayo po ay nakipag-areglo, wala kayong magagawa. Di naman namin kayo pwedeng pilitin at talagang pigain na ituloy ang kaso. Pero sana po talaga sir, ituloy nyo kahit man lang doon sa aspetong siya po ay masibak servisyo. Sapat na yun. Kahit na huwag na siya makulong kung talagang gusto niya makipag-areglo, sana po ituloy niyo yung sa hanggang siya ay masibak servisyo. Kasi wala akong karapatan ng isang pulis na abusado sa PNP. Delikado po ito. Nanganganib po ang buhay ng mga mamamayan habang ito po ay may hawak ng baril. Sir Rafi. Yes, sir. Yes, sir. Sir Rafi. Yes, sir. Yes, sir. Yung po namin, na ginagawa po namin ng bahay, nag-ano din po yung kaligtasan nila. Sir, restricted nga po siya, sir. Kaya nga po from time to time, ipa-follow up namin. Meaning, hindi po siya nakakalabas ng kampo. Tatawagan pa rin po namin si General Sermonia. Ito na po yung kataas-taasan. Nandito lang po kami sa Olongga po ngayon, sir. Eh. Sige po. Po. Sandali po, ano? Kenel Fabroques, Sir Erwin. Hello, sir. Opo. Hello, Sir Idol. Opo. Okay, Kenel, natatakot po itong mga hindi nakipag-areglo. So, pagsabihan niyo po itong si Teniente Luna na huwag siyang umalis dyan sa kampo kapag nabalitaan namin, paparating namin ito kay General Sermonia na baka mas magiging matindi yung kanyang parusa. So pwede ba, Kenel, siguraduhin nyo na hindi nakakalabas po sa kampo? Apo, nakarestrict po sa, saka huwag po sila matakot kasi nakatutok naman po ako sa kanya. Ayun. Okay. Hindi ko naman po pababayaan na may mangyari sa kanila. Okay, okay. Disarmado na siya tapos apo, hindi po siya nakalabas. Apo, apo, apo. Okay. So, yung kanya pong service firearms, magiging mahaba niya na the barrel? Nandito na po yung mahaba niya, nirecall na namin. Tapos yung service firearm niya po ay nasa crime lab na po. Wala na po siyang barrel. Opo. Pero may mga hindi na po siya nakakalabas. Opo. Pero may mga tauhan to, sir, kasi tiniente. So, yung mga tauhan niya, baka naman ang mag-rest back dito sa mga complainant. Ay, hindi po. Yung mga tauhan niya po ay tauhan ko po mismo. Ah, yan ang maganda. Opo. Okay, good. So, Kenel, salamat po, Kenel, ha? Maraming salamat po. Magandang hapon po, Colonel. Thank you po. Magandang hapon din po. Yes, salamat sir, yes, sir. Po. Ayan, Sir Melbert, yun, nagbigay ng assurance si Colonel. Siya nang bahala na hindi makakalabas yun. And then, tatawag pa rin po kami kay General Sermonia para masiguro na talagang walang kawala ito. Huwag lang kayo magpa-areglo, sir. Masisipak na ito, makukulong pa. Pero, sir, kung sakali man dumating yung point na gusto nyo makipag-areglo, sana man lang, sir, gawin nyo na lang yung half. Yung half na lang areglohin, yung bang huwag siya makulong, pero yung half na dapat makulong siya. I mean, yung half na dapat masibak siya. Nag-gets niyo ako, sir? Nakikinig ko kayo, Sir Melbert? Hello po. Ang sinasabi ko, sir, kung sakali man, sir, dumating sa punto na gusto niyo talaga makipag-areglo o wala na kayong choice kundi makipag-areglo na lang, sana, sir, yung half-half na lang. Half na areglo ay yung hindi na siya makukulong. Pero yung half, huwag niyo po ipapa-areglo, itutuloy niyo po yung kaso na hanggang siya po ay masibak. Nag-gets niyo po ako? Ha, sir? Sir Melbert? Ikaw po, sir. Na-intindihan niyo po ako? Okay po, naririnig na po kita. Okay. Sinabi ko po, sana po, kung makipag-areglo kayo, eh, doon lang po niyo ipapareglo yung huwag na siya makulong. Pero doon po sa pagkakasibak servisyo, dapat tuloy-tuloy po yun. Yung sinasabi ko, half-half na areglo dapat. Okay sa'yo? Okay po, sir. Pero habang maaari sana, sir, pakiusap ko. Sana, sir, huwag. Tuloy po, sir, ang kato, sir. Okay, sige po. Maraming salamat po, Sir Melbert. Okay po, sir. Salamat po. Ingat po kayo dyan. God bless. Thank you, sir. Okay. Okay, mga kapatid, oras po ay 3:04 po ng hapon and ang oras po na yan ay hatid sa atin ng SMDC. SMDC, the good guys. And bago po ang lahat, pinapabati po ng aming supervisor, ang kanyang pinakamamahal daw po na boyfriend na si Aldrin Dayno Thompson Nuval ng Ontario, Canada, na happy birthday po. Galing po kay Ate Loida Rivera. Okay. Ang oras po ay 3:04 po ng hapon at ang programang ito ay hatid sa atin ng
Feel Noni. Mga kababayan, kung gusto niyo po ng natural na produkto po na pampalakas ng immune system, ay subukan niyo po ang Feel Noni juice and capsule. Hindi lang po vitamin C ang makukuha niyo po sa Feel Noni. Meron din po itong calcium, magnesium, iron, vitamin E, and potassium. And ang programang ito ay hatid din sa atin ng Clean Fuel, Quality Fuel for Less. Diyan lamang po at ang oras po ay 3:05 ng hapon. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Ang oras, 3:04. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra energy drink. Angat ang lakas mo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven and other leading drug stores, supermarkets and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven and other leading drug stores, supermarkets and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabigat po ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon. Ngunit, isa rin itong pagkakataon upang makasama natin ang ating pamilya ng mas mahabang panahon. Kay tatay, it's your time to shine. Make them feel special. Siguraduhin may quarantine pass at mag-uwi ng, ano pa nga ba? Uling Roasters Special. Ayan, ang manok na dumaan sa malinis at mabusising proseso dahil mas importante ang kaligtasan nyo. Uling Roasters na sumobra sa sarap. Pasensya na. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad. Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing. Unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan, tayong babangon at maghihilom. A message from PCOO, KBP, and this station. We're transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wantan sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo. Okay, Idol. Ang oras po ay 3:12 ng hapon. And sa ating pong... Okay, ne, ito. Dito tayo ngayon sa pampalakas po ng inyong immune system. Top of the list, kahit na sinong doktor po ang tatanungin nyo. Ha? Mula WHO, World Health Organization, ng mga doktor, hanggang sa dito sa Pilipinas, mga sikat na ospital, sikat na mga doktor, sasabihin po, vitamin C. I-recommenda po na uminom kayo ng vitamin C araw-araw. At anong pinakamaganda ng vitamin C? Ito po yung ininom ko palagi, every day. Pati mga staff ko po, binigyan ko isa-isa. Tig isang karton at kapag malapit na ubos, bibigyan ulit ng paribagong karton ng vitamin C. Ascorbic acid po ito, 500 milligrams SOC. At ang may gawa po nito is ATC. Ang kumpanya na matagal nang pinagkakatiwalaan. ATC means quality. Yan. At syempre, samahan nyo na rin po ng ImmunoBoss. Ito po ang boss sa lahat ng mga vitamins na may kinalaman sa pagpapalakas ng immune system bukod sa vitamin C. ImmunoBoss, meron po itong mangosteen, lecithin, ginseng, pure gak oil at marami pang iba na talagang kayang-kaya pong proteksyonan ang inyong pong kalusugan. Okay? ATC pa rin po ito. At saan po ting bilhin to? Yes, mga kapatid, mabibili niyo po yan. Tumawag lamang po sa 8353-0388 or tumawag at mag-text po sa 0905-237-1702 or mag-message po kayo sa kanilang Facebook page and Instagram account, Seikatsu Incorporated. Alam niyo po, kung napapansin niyo, dito po sa programa, so wanted sa radyo,
ang amin pong mga ini-endorse ng produkto, the best of the best. Totoo yan. Mm-hmm. Immunobos, galing sa ATC, and ascorbic acid sauce, pinakamatindi po ito na produkto. Tapos kanina, nakita nyo, Big Boss, pinaka-boss sa lahat ng mga semento. And then sasamahan nyo po ng Uling Roasters, sumobra sa sarap, sa sobrang sarap, humihingi na po sila ng pasensya. Ganon. Totoo yan. Tikman nyo po yung, ano, yung Uling Roasters. Ilang beses na po ako nakatikim noon. Sorry, Chooks. Ha? Sorry. Eh, isang kumpanya lang naman yan. Okay. Maging yung may-ari po mismo ng Chooks mm-hmm. at saka Uling Roasters. Silang lahat. Si Sir Ronald. Inaamin niya na para sa kanya, masarap talaga yung Uling Roasters. Oh, sir. Totoo. Masarap ang Uling Roses. Masarap siyempre yung Chooks. Siyempre, wag na mag-away. Baka may mag-away pa itong si... Sino na? Si Kiefer po. Si Kiefer. Saka Sir Benji. Sir Benji. Wag na kayo mag-away. Pareho naman kayo masarap. Yun ang sinasabi ni si Ronald Mascarinas. Pero ako, personal ko, Chooks, I mean, sorry, Uling Roses talaga. Sobra-sobrang sarap. Wag nyo lang kasi lagyan ng sauce. Pag nilagay nyo ng sauce, wala na. Baka makalimutan nyo ng pangalan nyo. Lalong sasarap pa. Mm-hmm. Pero sapat na yun. Wag nang lagyan ng sauce. Okay? Okay. Sige. And Idol, makakausap niyo po si Dea Wilrenz Feliciano ng Alicia Isabella. Mm. And humihingi siya ng tulong sa iyo, Idol, tungkol sa pagbibintang ng kanyang tatay sa kanya. Na siya daw po, Idol, ay kumuha ng 20,000 pesos. Actually, tapos na ito sa baba. Yes. Okay. Naubusan lang sa oras. Gusto ko lang pag-usapin itong si tatay Lorenzo, yung nagbibintang sa kanyang anak na si Dea na nagnakaw ng 20,000. Pag-usapin ko si tate at saka si nanay, si Nanay Wilma. Kasi si Nanay Wilma, sinasabi niya kanina sa baba, no F way, hindi magagawa ng mga anak ko yan. Yes. Hindi magagawa ni Dea, maging yung anak niyang lalaki, na hindi naman pinagbibintangan, pero hindi magagawa yon. Okay. Now, bago natin kausapin si Dea, kausapin mo natin si tate at saka si nanay. Sir Lorenzo, gusto niyo pong ipagpatuloy kasi kanina kapos tayo ng oras, meron kang gusto sabihin na putol tungkol sa mga pinagsasabi ni Nanay Wilma? No po. Okay, sige po. Direk, ilagay mo na si Tatay Lorenzo at saka si Nanay Wilma. Okay, pagtabi niyo sila dyan sa screen. Ayan, si Nanay Wilma, yung naka-yelo. Si Tatay po, Idol, nasa linya. Ah, si Tatay nasa linya. Okay, Tay, sige po. Narinig niyo naman po yung pinagsasabi ni Nanay kanina. No po. Sige po, magsalita po kayo. Hindi po totoo yung iba kasi masyado yung buhangan niya, parang ano. Kasi po ako, mahina po ako sa salita eh. Kaya, huwag po kayong maniniwala. Ito po, anak ko magpapatunay kung talagang totoo. Okay. Sige po. Ito po, kausapin mo po yung anak ko kung talagang totoo yung sinasabi niya. Hindi po yung totoo. Noel? Hindi po. Okay. So nakakuha siya ng kakampi. Itong si tatay. Noel? Alright. Now, si nanay mo, nanay ninyo, nagsabi kanina na hindi siya naniniwala doon sa bintang ni tatay na si Dea or maging ikaw ay nagnanakaw ng pera. Kinampiyan kayong dalawa ni nanay nyo. Apo. Hindi nyo rin magawang magnakaw. Nagets mo? Apo. Okay. Now, ang sinasabi niya, si papa mo, si tatay mo mismo raw ang naging dahilan kung bakit nawala yung pera or tatay mo ang nagwala sa pera dahil si tatay mo raw ay babaero, lasinggero. Hindi naman po lasing nung nawala po yung pera eh. Hindi siya lasing, pero lasinggero siya. Apo, noon po yun. Okay, lasinggero. Pero babaero din ba siya? Hindi po babaero kasi Juan. Nung kada sabi lang po kasi ng ano to kapatid ni Mama, nagsumbong doon sa ninang nila na Juan. Umagang umaga raw po kasi umaalis si Papa. Siyempre, may trabaho din po siya kaya umaalis siya ng umaga tapos sinabi niyang babaero si Papa. Okay. Nasaan na siya noon si Nanay? Nanay Wilma? Okay. Sige, direk pag-usapin natin silang dalawa kasi si tatay nag-request na ito kanina ay pagpatuloy. Tinawagan din tayo later. Nasaan na? Sherry?
Sige, pag-usapin silang dalawa. Sige, Sherry, magsalita ka naman. Hello po, Naideya. Hindi, 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 si Naideya, hindi nanay yan. Ay, hello nanay. Po. Ay, Ma'am Deya. Opo. Hindi, si Wilma. Opo, Ma'am Wilma. Ako po, ako opo. Po. Opo, Ma'am, kakausapin na po kayo, Ma'am, ha? Ito po. Okay po. Hello po, Sir Lorenzo. Hello. Opo, Sir, nakikinig na po si Ma'am Wilma. Doon sa bahay, hindi mo buha yung palisin. Kasi mas malaki yung pera. Paano palisin yung headset ni nanay? Nay, Ma'am Wilma, wag niyo pong masyadong ilagay yung earpiece niyo po. Medyo ilayo niyo lang po. Oh, sige, sige po. Yung earpiece po, yung nasa headset niyo po. Oh, yan po. Ma'am, wala po. Sige na po. Oh, okay na po. Ma'am, nawala. Ayan, ayan. Okay na, ma'am. Sir Lorenzo, kausapin niyo na po si Ma'am Wilma. Dito eh. Anak mo basta makaikat si Balay, dakil tayo pera kanya ni Jai. Basta, nawa pa, kaya mo ito siya, kanya-kanya kayong. Basta, ilakwa din ang Balay, agudwata. Okay, sige. Nay, sandali. Nay, sige po, Nay. Sorry, go ahead po, alagaan niyo po yung baby muna. No, no, si nanay kasi nag-aalaga ng baby sa Singapore. Baka malintikan yung sasaan mo. Baka may mga sa baby. Alright, pagpatuloy natin to some other time. Ayoko mapahamak si nanay. Anyway, Deya. So? Ang importante rito, ikaw inabsuelto na ng nanay mo. Okay? Naniniwala si nanay mo sa inyo na hindi mo magagawa yung bintang at lalo pat dahil lamang sa hula, pinagbintangan ka nagnakaw. Tate Lorenzo! Tate Lorenzo! Opo! Itigin nyo na po yung pagchichismis na yung inyong anak magnanakaw unang-una, nakakahiya, sir. Wala po akong sinasabing nagnanakaw sa sir. Hindi po ako kumikido. Kaya nga po, sir. Wag nyo, wag nyo na po kasi ipagkalata, wag na ako kasi magpahula. Hindi totoo po yung mga hula, sir. Sinasabi ko na sa'yo. Wala pong katotohanan yung mga hula-hula na yan. Sige po, kung ganun po, wala na pong kasi sir, kung yung mga hula na yan, sorry. Kung totoo talaga mga hula na yan, sana mahulaan na niya yung mga lalabas sa loto, di milyonaryo na sana. Ito, challenge ko sa lahat ng mga manghula. Sige nga, kung talagang totoo kayo, hulaan nyo nga kung anong lalabas na número sa loto. Pero sir, hanggang sa sandali, sa patapusin nyo ako, lahat, tina-challenge ko, maging psychic ka pa, super psychic, pinaka-psychic sa lahat ng psychic, at wala na sa psychic sa lahat ng psychic sa buong mundo. Kung talagang legit kayo, hulaan nyo ang lalabas na numero sa loto. Ayan, luluhod ako, halikang kumpanyo. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Sa harap dito, luluhod ako sa inyo at halikang kumpanyo. Kapag nahulaan nyo, kung talagang sinasabi nyo magaling kayo manghula, magaling kayo ng psychic, hulaan nyo sa harap namin, ha, yung lalabas na numero sa loto. Itatakpan natin yung numero, di ba? Ilagay natin sa box. Okay? Silipin namin. Pag kinabukasan, yun ang lumabas na numero. Halikang kumpanyo. Oh, di ba? Sasambahin ko na kayo. Pero, kung diba? Sir? Ibig sabihin, hindi mangyari yun sapagkat there's no such thing. Lahat po ng mga manghula, hanggang forma lang yan. Opo. Okay? Hindi nga nila kayang hulaan yung buhay nila eh. Sige po. Okay lang kung po. Ano ba yung pinakamagandang hanap buhay na para gumanda yung kanilang sitwasyon sa pamumuhay nila. Kasi kung kaya nilang hulaan, hindi na sana sila nanguhula. Kasi ang bayad sa hula, 100. Eh kung magaling ka mang hula, hulaan mo, sige. Ano kaya magandang hanap buhay sa akin na para ako'y yumaman? O de, sana nahulaan mo. Oh, the fact na hindi mo nahulaan at hanggang ngayon, nang manghuhula ka pa rin, nagsisingil ka 100 pesos, pinagtsatsagan mo 100 pesos, hindi tama yung mga hula mo. Di ba? Okay. Kaya sir, huwag kang maniwala dyan sa mga manghula na yan. Yung panghula-hula, ano na lang yan, yung kasiyahan lang. Entertainment. Sir, hulaan ko sir ha. Ako sir, manghula. Teo, gusto mo? Ito, wala sablay ito. Hulaan ko sir ha. Ito, testigo ito mga netizen. Makinig kayo. Papaputol ko lahat ng daliri ko ha. Walang biro, manghula ko. Lahat ng daliri ko, testigo mga netizen. Ready nyo yung kutsilyo dyan. Sir, umiinom ka ng tubig. Araw-araw. Tamang hula ko? No, tama po. Oo. Oh. Kumakain ka ng bigas sir, araw-araw. Tamang hula ko? Kumpo ay, sasayang pa po yun. Tama. Kumakain ka ng kanin. Oh, kanin yun po. Kumakain ako. Oh. Tatlong beses ng araw. Oh. Ito pa, pinakalas. Totoo to. Humihinga ka ng hangin.
Oh. Ako ang tama manghula. Nahula ako. Sir, meron po ang sasabihin sana eh. Sige, sir. Eh, yun nga po, nagsalta yung ano, na papalisin daw niya ako sa bahay. Ano po yun eh, mas baki namin yung gastos ko dun sa kanya. Sir, hindi kayo pwedeng palayasin, sir. Kaya nga hindi ko na in-entertain, sir. Salamat po. Hindi ko na in-entertain kasi po, sir, kasal kayo. At may tinatawag, sir, na conjugal. Opo. Hati kayo, sir. Kahit na sinong gumastos nung, kahit na sinong bumili, kahit na magkano ang inilagay ng isa sa inyo doon na pera, hati pa rin po ang consideration noon. Opo. Hindi ko kayo mapapalayas. Remember, sir, hindi ko na tinalakay kanina. Nilis ko na yung topic kasi nga, hindi nga mangyari yon. Opo. Salamat po. Okay, sir. Kasi wala po akong pupuntahan eh, na titirahan, kaya nagtatanong din po ako sa inyo. Okay. Ito pa, oh. Merong sabi, pahula din ako, idol. Oh, sige, doon saan ka pahula? Ito, isa pang hula, ha? Hulaan tayo. Hulaan ko doon sa gusto magpahula. Itim ang buhok mo. Oh, ito, oh, si sir. Oh, ha? Ano pang gusto nyo? Ha? Hulaan ko si Sherry, may braces to. Oh, di ba? Panalo na. Okay, salamat po sa inyo lahat. Maganda hapon po. Sige. Sir, pasensya na po kayo. Thank you po. Hindi, wala, wag na. Kasi nag-alaga ng baby si Nanay Wilma. Baka mamaya mabitiwan pa niyang baby, magkasugat, masisante siya. Okay. Okay na yan. News break na muna tayo. Okay. Okay. Oras po, 3:26 po ng hapon. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo, mga kapatid. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, happy hormones po muna tayo. Pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christy for Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christy for Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansaman ka lalang. At Romel Chica. Tumuto po kayo, kami na po ang bahalan natin sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Blended learning is a way of teaching that combines... Sa ilalim ng new normal, naglatag ang Department of Education ng mga paraan para may pagpatuloy pa rin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kahit nasa loob ng tahanan. We now call it blended learning. One, there will be printed material. And the second approach, online learning platform. Those homes which do not necessarily have connectivity may have television and radio-based instruction. Dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ang una. With blended learning, there will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Edukasyon na hindi pababayaan habang COVID-19 ay patuloy na nilalabanan. With blended learning, we're offering opportunities for children to continue their studies and their learning. A message from PCOO, KBP, and this station. Ang mga lodi ng social media nasa Radyo 5 na. Sila na ang kakabog sa inyong umaga. May sariling pananaw. May kanya-kanyang paniniwala. Pero nagkakasundong magkasanungat. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Francis. Yung mga iba niyang views, yung mga iba kong views, hindi kami magpapatalo. So, ayan, dyan yung makikita sa sabog ang fireworks sa kabugan namin dalawa. Attorney B at J sa umaga. All Jack, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, tatalakay ang usaping nauukol sa bayan sa mamamayan, sa ikalalawak ng kalaman at pangunawa. Pwedeng mansopla, go lang sa pagbuta, pero may pagalang sa isa't isa. B at J sa umaga, Bolja, bawal na mapikon dahil nag-uusap lang sila with feeling. Maging nakakatawa, nakakatakot at nakakarimarim kasi we are going to cover everything under the sun. Wala pong exempted. Pati kami, pwede namin pag-usapan ang sarili namin. Kabuga na! Can we really go to war with China? It's not war. No, but we have to be friends with everybody because it's in our best interest. We can be friends with China while we insisting can be friends with on everybody. Our rights. Bolja, kasama ng mga kabugado, si Mean Los Baños. Talagang iba yung relasyon ni Pangulong Duterte sa China ngayon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Okay, Idol, 3:29 na po ng hapon. And next po natin sa sumbong mga talk show. Oh, meron pa. Oh, sige, last na to, ha. Ito mga netizen, gusto magpahula itong isa pa. Hulaan ko raw. O sige, tututo. Sige, akong tutong manghula. Sige po. O, yung gusto magpahula, o yan, sabi hulaan ko raw. Idol, hulaan mo ako. Hulaan ko, ha. Sandali lang. Tumitibok yung puso mo ngayon. Sabi, tugdog, tugdog, tugdog. Tama, no? Tama yan. Ganon tayo manghula. O, di ba? Wala ko sa nang hula na nagnakaw yung anak ni tatay. Pick yung pick. Okay, sige. Nagbase lang. Idol. Okay, next naman po si Honey Jean Kalimpong. And humihingi po siya ng tulong sa inyo, Idol. Para po sa kanyang tatay po dahil hindi niya na po matiis yung ginagawang panglalalaki. Panlalalaki? Wait, Idol. Hihingi po niya ng tulong sa inyo yung kanyang tatay po dahil hindi niya na po matiis yung ginagawang panglalalaki ng kanyang nanay. Naawa siya sa kanyang tatay. Ang bait naman to si Honey Jean. Honey Jean, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Okay. Ma'am, para maging fair, ano namang ebidensya meron ho kayo na si nanay niyo po ay nanlalalaki? Ano po, meron po akong litrato kasama yung lalaki na tutulong sila sa isang kama. Nako po. Eh talaga matibay na ebidensya. Magkatabi sila sa kama. Yes po. Okay. May damit ho sila. Meron ho. Pero yung lalaki ho is nakabrief lang. Nako. Wala na. Finish na ang bataan. Bagsak na ang bataan. Yes. Okay. Nakabrief lang. Tapos si mami, anong suot? Ano, hindi ko po nakita kasi po mayroong ano, yung kumot, natakpan. Nakatakip. Oo. Okay. Nakausap mo na si mami mo tungkol dyan? Oo po. Kinonsulta ko namin siya kasama yung ate ko. Sinabihan ko na namin siya. Pero, inaway niya lang po kami. Tapos, siya pang matapang? Hindi na nga niya. Yes po. Nasaan po si mami niyo ngayon? Nasaan siya ngayon? Nagtatrabaho po. Saan po? Doon sa Ipunan bilang kasambahay. Sa abroad o dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas. Okay, sige. Ma'am Gina, magandang hapon. Ma'am Gina. Ma'am Gina? Ma'am Gina. Nanay Gina? Sir? Apo, yung anak niyo po, nagkikiusap si Honey Gina, sana maayos na po yung problema niyo kay tatay, kay mister, at itigil niyo na po yung panlalalaki. Hindi naman yung totoo, sir. Kita na sa akin. Hindi totoo. Ano yung picture na nakita ng anak mo na meron kang katabing lalaki na kakalsonsilyo lang? Ay, nagpahirot pa niyan sa mama ko, sir. Pahirot yan. Eh, kung nagpahirot, bakit nakabrief lang? Ay, wala pa niyan. Ay, hindi yan totoo, sir. Ang pinagkawa nila sa akin. Teka muna, sino naghilot? Andan ang mama ko. Teka muna, mama mo naghilot, pero bakit katabi mo at nakabrief lang yung lalaki? Andyan man ang mama ko sa tabi ko niyan, sir. Maliit ang bahay ng mama ko. Bahay yan ang sa mama ko. Okay, sige. Kausapin mo to sa nai si, ano, si, Dan, si Sir Danny, si tatay. Tatay Danny. Tatay? Hello? Sir, kausapin mo si nanay. Eh, yung lalaki raw na nakabrief, eh, ano raw yon, kliyente ng nanay ni Gina sa pangihilot. Oo. Oh. Naniniwala ko kayo? Ah, si Honey na lang. Hirap ata si tatay mag-Tagalog siguro. Honey. Yes po. Honey Jean. Kausapin mo nanay mo. Narinig mo sinabi ni nanay mo. Kliyente raw yun ng hindi lola po mo. Sige, yung boses nyo. Usap kayo, Honey Jean. Honey Jean. Yes po. Yun daw nakabrief na sa litrato. Kliyente raw yun ng lola mo sa pangihilot. Wow! Naniniwala ka? Iwan siya pa. Okay, matanong ko lang. Ma'am Gina, ano bang bali nung... Ba't ka tumatawa? Sige, tawa ng tawa to si Sherry. Focus nyo si Sherry, ano? Focus nyo, ano? Direct, pakita mo si Sherry. Ayan, tawa ng tawa. Gusto na mag-asawa to. Nanay Gina. Sir? Ano bang bali sa
bandang brief ni kliyente at siyempre, siyempre kung saan yung bali, doon yung hubarin. Parang ako, nagpahirot ako minsan sa likod ko, sino ba't ko yung t-shirt ko? So, anong party ba doon sa bandang brief niya na dapat tirutin? Ba't siya naka-brief? Wala man na nagkwana na sir. Kung managin lang, wala kung nagkwana na sir. Wala man may nagkwana na. Ma'am, ay pagbisaya, ma'am, di makasabot ang tanan. Ma'am, nagpahilot ng tao. Kaya nga, ano po yung bali niya? Anong sakit nitong nag-inihilot? Sumasakit kanyang katawan. Katawan? Kung katawan, saan parte ng katawan ang sumasakit? Tipong katawan niya. Saan? Tipong lawas kihilot. Asang parte nakalawas niya? Asang parte? Sa likod, sa tiyan, sa dibdib? Pati mga paa, kinahilot, tanan sa akong mama. Ah, full body massage? Oo. Oh, parang yung sa spa. Okay. Now, pero bakit nandun ka sa kama at nakatalukbong? Naman akong mama, ana, sir. Akong mama nakatabi. Sige. Kung halimbawa, sabihin natin totoo, hinihilot itong yung sinalaki. Bakit nandun ka sa eksena? Assistant ka ba? Assistant masur? Eh, nakakon naman ako sa nakahiga lang. Wala man kaming ginagawa dyan. Nandyan ang mama ko sa tabi. Ah, ganun ba yun? Tuwing merong hilotin si mama mo, nandun ka sa tabi, man nanonood. Oo. So, marami ka na nakitang katawan ng lalaki na hinihilot ng mama mo. Nagtingin na naman kami. Wala naman ang kaming ginagawa na ganun. Kaya hindi namin namasahe. Okay. So, yung matanda na inilot, nagpapahilot sa buong katawan. Opo. Anong pangalan noon? Rico. Ayan, si Rico. Ayun. Okay. Ayun si Rico sa video. Okay. Bagong gising si Rico. Oh, ma'am. Teka muna. Eh, magkatabi kayo. Kung hilutin, dapat wala ka doon sa kama. Yung lalaki lang nasa kama. Bakit nandun kayong dalawa tapos pinupunas-punasan yung muta nyo? Pag ganun-ganun, parang, di ba, bagong gising? Pakiulit nga ulit, direct. Tingnan natin. Ma'am, manood ka ng video at tingnan natin. Honey Jean, sino nag-video nito? Ayan. Ayan. Nakasando si lalaki. Ma'am, hindi hilot to. Pareho kayong bagong gising. Natutulog yan siya, sir. Sabi niya, matulog muna siya. Kaya umulan pa, hindi pa siya nakauwi. Kaya natulog siya. Natutulog siya. So, sinamahan mo siya matulog? Nandyan din ang mama ko. Nga nandun mama mo. Pero dalawa kayo nasa kama. Dapat ang mama mo nasa kama. Kasi siya yung nangihilot, di ba? Naman, ang mama ko dyan sa papa lang. Hindi nga, di ba? Hinihilot siya ng mama mo. So, dapat yung mama mo nasa kama, katabi niya yung hinihilot niya. Ang nangyari, wala doon yung mama mo, ikaw yung nandoon sa ibabaw ng kama at pupunas-punas ka ng muta mo, kagigising mo lang. Nagbaba na kasi mama ko dyan, sir. May kinukuha lang. Pero bagong gising ka doon, ba't bagong gising ka, nakakumot ka? Wala akong tulog dyan, sir. Nakahiga lang sandali. Ah, tumabi ka lang sandali. Naman po natutulog, hindi ka lang sandali. Okay. Sige, talagang ayaw mag-amin to si ma'am. Ma'am, ang gusto kasi mangyari ni Honey Jean, kung pwede, magpakabait ka na. Wala naman akong ginawang masama. Gusto mo kausapin, Honey Jean? Yes po. Kausapin mo nanay mo kasi dinidinay niya. Sabi niya, nandun lang daw siya sa kama kasi yung nanay, yung lola mo nasa baba, tapos nahilotin itong sinalaki, kaya tinabihan niya muna sa kama yung hinihilot. Maniniwala ka? Honey Jean? Hello po? Sleep over. Tama. Nakita mo, di ba? Gumagalong-galong yung si ano? Ayan, sige. Bagong gising po sila niyan. Sino nag-video noon, Honey Jean? Ako, tas yung ate ko. Ah, nahuli nyo? Yes po. Ayun naman pala, ano yan? Naka-brief lang siya. Kita mo ha? Kulay, yes po. Kulay orange pa yung brief ng lalaki. Orange. Nga, orange yung brief ni lalaki. Nakasando, kumakamot-kamot pa ng ulo.
Sinong nahuli mo yon na bulaga mo? Honey Jean. Ayan, di ba? Orange yun? Yung orange, sir. Orange. Brief ni Tatang? Orange po, orange. Orange. Sa dinami-daming kulay na brief, orange pa talaga. Astig ha? Orange. Ha? Buti hindi ginawang, ano, violet. Hello po, Nay. Yes, sir. Nay, naka-brief man yung si lalaki, na orange pag yun ang brief. Dinamasahin man yan sa mama ko, sir. Oh, honey Jean. Kausapin mo ang nanay mo. Mausap mo na kayong dalawa. Sige, go ahead. Ano sabi mo ingon? Nga dili tinood? Anong sabi mo? Hindi raw totoo? Sige. Nasaktan mo ang lili ko ninyo. Tulog mo. Bago mo mataanak. Anong panahon? Bagong gising kayo nung panahon na yun. Kasi dininay mo. Huy, dili lang ka nang nahitabo. Kana lang din ang among nasapon. Mora na ang iwinsa napakita. Di ba ikaw pa yung nangisog na manumbong me? Oh, naran, nanumbong ko, nagpatabang ko. Kumiya, mo dinay ka? Papili mong mama, konsintidor. Oh, ikaw pang matapang. Ngayon, sumbong kami, nanay mo, konsintidor. Nasaktan kami. Sakit ka, ayaw mong papa. Ang galit ka nila, sir, kasi iniwan ko na ang tatay nila. Kasi idinay lang ni mo? Ako, papa, huli babae, huli kabit. Nakainom kasi yan sila. Oh, mukuan ko nga mainom akong papa. Sa'yo, mainom mo yung papa ko. Pero hindi po araw-araw na halos yung tayong, ano yung biho. Parang ginagawa nila ng tubig. Ganyan lang, kasi hindi niya nakaiya, kinaya yung problema. Kasi yung mga tao, palagi nagsasabi sa kanya na yung asawa mo, may ibang lalaki. Tapos yung presidente pa ng purok. Ah, purok leader. Yes po, purok president po yan dito. Oh, purok leader nga. So, nung mahuli yes mo sila, po. Honey Jean, kayo po yung nakahuli. Anong sinabi mo nung mahuli mo silang dalawa sa aktong ganon? Ikaw nakahuli, ikaw yung nagbibidyo, Honey Jean? Honey Jean? Po? Ikaw ba yung nagbibidyo? Ang nakahuli po ay ako at yung ate ko po. Kaya nga, so anong sinabi mo na mahuli mo na gano'n ang sitwasyon nitong nanay at... At ang sabi ko ng ate ko, nasaktan ragid sila. Kaya mo ragid ko namang ginahulat si Rafi. Mama, nami ebidensya. Anong sinabi mo sa mama mo noon nung mahuli nyo? Siya ho yung may pinakawa ng may sinabi. Sabi niya, ang mabastos ho raw namin. Sinabihan kayo ng nanay niyo na ang babastos nyo. Yes po, bastos daw kami. Kasi? Dahil po, nagising sila. So, ang sabi ko, ba't parang gulat kayo? Ikaw may din tong nagulat. Okay. Magkatabi sila. No, sinabihan kayo bastos, dapat sinabi mo, ikaw ang bastos dyan na, hindi kami. Wala eh. Yung galit ko po, hindi ko na alam yung nasabi ko sa kanya. Iwan po ng tatay nila. Nay. Kasi... Nanay Gina. Tatay nila. Nanay Gina. Sir. Okay, sabi ng netizen, baka nagkapred daw kayo ng underwear, baka yung orange, sa'yo yun dapat, tapos yung puti na suot-suot mo, dapat yun yung brief ni, ano, nung lalaki. Anong para nung lalaki, Nay? Purok president yan, sir. Purok president. Okay, anong pala niya? Rico. Victor? Rico. Rico. Gano'n na kagatagal magkakilala ni Rico, sir, ma'am? Ay, hindi naman yung totoo, sir. Wala kami komunikasyon dyan. Okay. Pero, Honey Jean, anong gusto mo mangyari dito ngayon? Danny, Sir Danny. Sir Danny? Honey Jean. Hello, sir. Anong gusto niyo mangyari ngayon? Wala. Anong gusto niyo mangyari? Ipapakulong ko pa sa dalawa. Okay. Alright. Ito, tanong ng netizen. Nay! Sir. Mga tanong ng mga netizen. Magkanong hilot? Sir? Magkanong hilot? 200. Anong ginagamit sa panghilot? Powder o oil? Oil lang, ang gamit mama ko. Oil.
Anong klaseng oil? Ano pangalan ng oil niya? Ano ba? Hindi ba yung oil, langis ng niyog? Ha? Oil pangluto po. Yung gamit siguro. Ano yun? Kaya mo pa alam pangalan ng haptas niya. Saan banda yung sakit ni, ano, ni Rico? Saan parte? Buong katawan. Tanakuan niya sa mama ko. Buong katawan. So habang hinihilot si Rico, nanonood ka, nakikita mo yung paghihilot sa kanya? Andyan pan kami lahat, sir. Lahat kayo? Oo. Okay. Nandun kayo lahat. Tapos, ma'am, bakit nangagkag ang buhok ni mo? Yung buhok mo nangagkag? Nakihiga lang po. Nakihiga lang kami sandali. Kaya kasi kulan pa, hindi pa yung uwi ang tao na sinapay ng mama ko. Ah, nakahiga ka lang? Oo, nakahiga lang sandali. Kaya wala namang higaan namin noon. Nakatulog ka? Hindi naman ako nakatulog yan. Eh, bakit ka nagpunas-punas ng mata mo? Eh, nakuha na po sa sulaw ng ano nila, cellphone nila, hanggat na ganun sila. Sir, bagong gising sila niyan, sir. Sinilip ko muna, tulog, natulog ko sila. Anong oras? Anong oras yun, Honey Jean? Ano po, mga bandang 11 PM yun po. Nang gabi? Yes po. Oh, ayun, cooking oil o virgin coconut oil? Mantik. Eh, sir, may sinasabi din po kasi yung lalaki dito, may chinichismis siya dito sa mga kabarkadahan niyang babae, paglasing yung lalaki. Ano sinasabi? Ano, yung mga ginagawa nilang hindi dapat na ginagawa, hindi naman sila kasal. Iyon ba, i-deny pa din ba niya yun? Ni mismo lalaki na nagsabi na may nangyari sa kanila. Oh. Ayan, Nanay Gina, pinag-chichismisan ka na ni Rico na may nangyari na rin sa inyo ang dalawa. Ano masasabi mo, Nay? Hindi yan totoo, sir. Parang pagbibintang lang yan ang anak ko kasi galit yan sila. Iniwan ko ng tatay nila. Nay, kayo raw po gusto ipakulong ng anak ninyo? Wala akong magagawa kung ganun ang gawin nila sa akin. Okay, gusto mo kausapin yung anak mo? Tatay nila kasi pinukog ako noon. Ano, ma'am? Iniwan ko na yung tatay nila kasi pinukog ako noon, lasinggero. Kaya nga, naupos na ang... Uy, noon yun, bakit di ka nagsumbong? Ba't niyan ka lang? Sa galit nila, kaya nga, ganyan ang kuha nila sa akin, tingin. Oh, nananakit daw po yung papa niyo, Ma'am Honey Jean. Ano, may nagsabi din po sa amin, totoo daw yun, pero mga isang taon pa lang ho kami yun, dalawa pa lang kami ng ati ko, wala pa ho yung bunso namin. So sinabi namin, bakit di ka nagsumbong? May ebidensya ka naman. Ba't ngayon ka lang? Ngayon na kami na naman nagsusumbong, ikaw naman yung matapang. Wala akong parinti doon sa lugar nila. Unya-unya man ka sa inyong lugar, day. Unya nga lang ka nanumbong pag uli tiri. Oh, ba't hindi ka raw umuwi? Ano ka nagpatabang sa imo ang mama? Nga, konsentidor mga ako. Ba't hindi ka nagpatulog sa mama mo? Konsentidor, malaking konsentidor. Ay, wala, sobra. Wala akong pera, sir. Wala akong pera. Wala nagtulong sa akin doon. Ah, ganito. Sandali po. Asa ka man karon ay? Saan ka? Asan ka karon? Nagpa-helper. Asan ka dapit? Diri lang sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Sa Ipunan, Cagayan. Cagayan. Pamasayan kita pabalik. Sir? Pamasahin kita pabalik. Makauli ka diri. Sir, malapit lang ko yan dito. Oh, sugot ka? Ha? Pasundo kita dyan. Tuhol lang man dyan, sir, sa Amunipulian. Ha? Tuhol man lang. Ano? Si Rafi. Ma'am. Sige po, go ahead po, Ma'am Honey Jean. Si Rafi, ano kasi yung papa ko andun sa malayo, andun sa Dipolog. So, balak ko kasi namin na magsampa ng kaso. Ang laging sinasabi ko sa amin, kailangan ho, andito yung papa namin kasi siya lang yung pwedeng magsampa ng kaso kasi adultery, hindi kasi kami pwede. Ang problema lang ho namin dito is, paano namin mapapauwi yung papa namin para siya yung makapagsampa? Ano kasi sa malayo? Ganito po, ma'am. Yung papa ninyo, magpadala po ng marriage certificate sa mga pulis dyan sa lugar na kung saan nagsasama si mama ninyo at saka yung si Rico para hulihin po sila, kalawitin sila. Pag nakalawit na, nakulong,
Then papuntay natin si Papa diyan sa lugar ninyo, pamasayan ko po para siya po ay magsampa ng kaso. Although ito po ay available. Well, kung may pambil tong si ano, si Purok Leader, kung wala, kulong siya, okay? Oh, hanggang ngayon hindi pa rin makaget over to mga netizen. Pinupuna talaga yung ano, pogi ba si Orange Boy? Okay. Ma'am Honey Jean. Yes po. Yun na lang po, kausapin mo yung papa ninyo. I-ready po yung marriage certificate. Tuturuan po namin kayo, huwag niyo ibaba ang telepono, tuturuan kayo ni Odette na para ipadala po yun sa mga pulis diyan sa lugar. Tapos chichempuan sila magkasama, mapupusasan po silang pareho. And then kapag napusasan na po para dun sa kaso, para matuloy talaga yung kaso, then kailangan pumunta dun sa lugar kung saan nahuli sila, yung papa mo. Akong bahala magbayad sa pamasahe, okay? Sige po, salamat. Apo. Nanay Gina. Sir? Okay, pwede rin magpahilot si Sherry sa'yo. Nanay mo, nasaan ba nanay mo? Doon sa bahay. Ilan bang orange na brief ni Rico? Ano ba mga kulay ng brief niya? Hindi ko po alam, sir. Ba't tanong mo siya sa akin? Hindi ko po alam yan. Hindi mo alam yon. Yung bang pag tuwing punta dyan ni Rico, nandun ka palagi habang hinihilot siya? Yun na lang yun, sir. Galing ako sa trabaho. Bago lang ako nakauwi. Oo. Dito, ganito po kasi yan. Sa tuwing uuwi siya dito sa amin, yung lalaki is andun na sa yung ginawa ng Eco Park, andun siya nag-aantay. Tapos paggabi, palagi may nagsasabi sa amin na ang lalaki is andun na tulog katabi niya. Kasi alas 4 ng umaga, may nakakakita ako sa lalaki na lumalabas ng bahay andun sa tinutulogan niya. Alas 4 ho ng umaga. Oh, yan pala. Ito mga netizen talaga, hindi pa mag-get over. Sabi, pongkan. Ano yung pongkan? Boy pongkan, sir. Yung kulay ng pongkan. Yung pongkan, di ba? Orange? Orange. Ang nga pala, no? Pongkan. Boy pongkan. O nga, no? Boy pongkan. Nay. Sir? Boy pongkan daw tong, ano, si Rico. Iwan ko, sir. Di ko alam yung pagkataon yan. Ha? Di ko po alam. Hindi mo alam. Nakatabi mo sa pagtulog. Katabi mo sa kama. Ang sabi ko, nakahiga lang ko dyan sandali. Nandyan man yung mama ko dyan. Sandali! Ang sarap ng tulog mo, day! Iwan ko sa kanila, sir. Yung mga pagbibinta nila. Sa galit na nila yan sa akin. Uy! Bilang yan! Ang dami! Maragit na ang record picture, day! Maski ni mong mama nakabalo, labaw sa konsentidor, mogi mismo nagtulog, ngayon mong bulagan ang papa. Ayun. Oh. Hindi, pakita mo ulit, please mo nga doon sa ano, sa brief, si Sherry gusto makita ulit yung orange na brief. Sige, pakita, one more time. Kasi pinagtitipan yung orange na brief. Sige, medyo i-please mo doon sa orange. Ito rin, si Sherry kanina, yan, Sherry, satisfied ka na. Ayun, i-please mo direct. Mabilis talaga uptick. Okay, nawala na. Okay, sige po, Nay, Ma'am Honey, Jean. Yes po. Tuturuan po namin kayo kung paano. Ayun na, oh. Sherry, tingnan mo na yan, oh. Sagwas. Para sa lalaki. Orange. Baka palagay ko baka nagkapalit sila. Palagay ko nagkapalit. Yan. Ah, hindi nga nagkapalit, hindi sinadya. Okay. Okay, salamat ha, Ma'am Jean. Odette, pakisalo si Ma'am Jean. Pakisalo para magsampa na ng kaso. Okay? Thank you po. Salamat po na Gina. Ready ka na lang po doon sa harapin yung kaso. Okay? Wala akong makagawa, sir. Kung gano'n ang kuha nila sa akin. Okay. Boy, kiat-kiat. Alam mo yung kiat-kiat? Hindi, sir. Kiat-kiat. Hindi, actually, pinabilisan ko lang para hindi malaswa. Sa mga Bisaya, malaswa yan. Pag dinahandahan mo, sige. Dahan-dahanin mo. Kiat-kiat. Hindi, ki... Kiat. Ay! Okay, sir. Hindi. Kiat-kiat. Ibig sabihin, malandi-malandi. Yan. Nakakaintindi pa rin ako yung Bisaya. No? Nahirapan na lang ako minsan magsalita. May mga malalim na Bisaya na hindi ko na alam. Pero, napakasarap pakinggan yung pag nagbibisaya. Opo. May mga tao na hindi alam na nakikinig na pala ako sa pinag-usapan nila. Mm-hmm. Biglang matawa ako. Akala nila, hindi ka marunan. Hindi ako marunan sa elevator.
Titingnan nila ako tapos ano kayong pinag pero hindi nila alam ako na si Rapi Tulpa. Sabi pa ko, ano kayong pinagtatawa nitong lalaking to? Ay, ambot niya. Tapos ako sa elevator. Masarap pakinggan ng Bisaya. Masarap na nakakatawa. Ha? Rico Orange. Sir, si Sankis Boy. Sankis Boy. Pongkam Boy. Mas maganda si Pongkam. Mas disente ano, kaysa Orange. Sankis. O nga, no? Pongkam Man. Kasi hindi naman Boy. Pongkam Man. Ano ba yung Pongkam na medyo lanta na? Kulubot na ng Pongkam, ang tawag niyan. Hindi ko alam, sir. Kulub Pongkam Boy. Okay na. Saluin mo na dyan, Odette, para matapos na. Okay? Okay. And ito talaga. Para walang masabi itong Big Boss. Ayan ha, Big Boss. Tingnan nyo, oh. Ganda to. Big Boss. Ito yung matibay na semento. Blended cement, type IP. Portland, fortified with activated mineral. Di ba? Good for the environment. Kaya nga, green eh. Di ba? Oh. Ito po, pag nagpapagawa kayo sa bahay. In fact, ito yung, nagpapagawa kami ng bahay ngayon eh. Yung bahay namin. Yes, pa. Giniba namin talaga. From the ground up. Dinimolish namin. Mm-hmm. Tapos ngayon, pinapagawa namin. Kaya nagre-renta lang kami ngayon. Ito yung mga sementong nirekomenda ng aming engineer. Big Boss. Yan. Ito po. Kasi nga po, sinasabi ko palagi dito, pag meron po ako inindus yung produkto rito, tinatangkili ko po yan. Totoo yan. Tinatangkili ko. Para malaman ko, ma-experience ko, matikmang ko. Kaya yung mga in-advertise ko rito, tulad niyang ATC Healthcare Corporation, ImmunoBoss, ito pong ascorbic acid, yung pong ito family rubbing alcohol, o kita niyo naman, o, yung Robust. Oh, robust sa misis ko, siyempre. Kung ano. Tapos family, oh, ginagamit ko yan dito. Tapos yung uling roasters, totoo yan. Kinakain ko. Ganun naman talaga eh. Ano pa ba yung mga... Clean fuel, sir. Clean fuel. Tinatangkili ko yan. Yung uling roasters, palagi ko kinakain yan. Oh. Tapos, itong family rubbing alcohol, ano pa yung pagoda? Ano? Air freshener. Ayan. Ito, may bago tayong miyembro, supporter. Ito pong Big Boss. Ayan. Supportahan po natin itong Big Boss. Ayan. Subok. At syempre, merienda time. Pag uwi nyo, kung may time kayo, dumaan kayo sa pinakamalapit, makikita nyo dyan na stand ng uling roasters. Sumobra sa sarap, pasensya na. Okay, ang oras na po, 3:57, Shari Roman. Maraming salamat, magandang hapon. Rafi Tulfo po, mabuhay ito mga Pilipino. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandala ng mga ina. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usaka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOA.